Hey, what's up mga boss, manang araw sa so, yun. May nag-comment kasi sa atin, good day idol, paano po ba mag-adjust ng handbrake or parking brake? Sana mapansin. So ito na yung sagot ko sa comment ng idol. Ayan, so mag-a-adjust tayo dahil mataas na ang clearance ng handbrake nito. So ang unit pala na ginagawa natin is Daihatsu Hi-Jet. So, marami namang construction ng brake na katulad dito, kaya pwede nitong gawing reference. So ang type pala ng brake adjuster nito is Paibo type. Meron ding rotary type na una kong ipapakita ngayon sa pag-a-adjust. Dahil sakto rin na ang ginagawa ng kasama ko is Day 64 at mag-a-adjust din siya ng clearance ng brake. Sa rotary type, iikutin mo lang naman yung kanyang rotary wheel na may ngipin. At kapag na-adjust mo na saktong adjustment, ilalagay mo yung kanyang brake drum. At kung maririnig mo na yung hissing sound at hindi naman siya pigil, is goods na yan. So punta naman tayo dito sa Paibo type. So yan yung adjuster niya, purmang semicircle na may mga ngipin. Yan yung kailangan natin i-adjust para yung cable is hindi mahaba yung maiunat. So kung may magtatanong bakit ba lumuluwag yung adjustment ng ating parking brake or handbrake, the reason is nauubos kasi yung lining natin, kaya na out of adjustment yung ating mga handbrakes. So before kayo mag-adjust ng mga Paibo type mga boss, kumuha kayo ng mga pangmarka, marking pen or yung ginagamit ko na flat screwdriver. So markahan nyo ng palatandaan mga boss dyan sa dulo ng maliit na semicircle na may ngipin, dahil yan yung magiging starting point ninyo nung hindi pa siya in-adjust. The reason kung bakit natin yan nilagyan ng palatandaan, dahil halimbawa na sobrahan mo ng pag-adjust at hindi mo maipasok yung brake drum, so kailangan mong i-disengage uli. So matatagalan ka kung wala kang marking na inilagay, dahil the moment na dinisengage mo siya, magbaback to zero ang kanyang adjustment. Kaya kung wala kang inilagay na marka, hindi mo siya masiset gaya nung sa time na hindi mo pa na-adjust. At dito mag-start na tayong mag-adjust, gagamit lang tayo ng pangsikwat, pwedeng flat screwdriver or anything na pwede mong gamitin habang yung isang kamay mo is nakapigil dun sa isang brake shoe. At nag-a-adjust na ako dyan at pasensya na kayo sa camera dahil nilagay ko lang sa bulsa. So kung narinig nyo ang maraming clicking sounds, so nasobrahan natin ng adjust, kaya kailangan natin i-disengage uli ang adjuster para mag-restart into zero. Sisikwatin mo lang yung gitnang part nyan at mag-disengage na yan. So yun yung purpose ng ating ginawang marka para mabalik natin siya sa position kung saan hindi pa natin na-adjust. At dahil tapos na natin ibalik sa kanyang position, mag-a-adjust na tayo ulit. So hindi lang kita sa video na sinikwat ko yan ulit ng long nose plier para mag-expand. So matapos natin i-adjust ng tatlong clicks, ay ilalagay na natin yung brake drum niya para matesting natin kung sakto na ba yung pag-adjust natin. At paalala na rin, bago nyo ikabit yung brake drum, make sure na yung mga brake shoe is tama yung mga distansya niya sa gilid para hindi niyo mapagkamala na masikip yung adjustment niyo. Dahilan lang pala na hindi na sintro. So yun, tinanggal ko uli yung brake drum para i-adjust ulit dahil medyo lang pa ng isang click para maging sakto. At matapos kong i-adjust, pinalik ko na yung brake drum. Ayan, so pakinggan niyo mabuti mga boss. Kung maririnig nyo, may hissing sound siya at hindi rin siya pigil. So goods na yan. At matapos natin i-adjust mga boss, i-check natin yung handbrake niya. So pull lang natin tong handbrake lever niya. Ayan, so kung maririnig ang nakikita ninyo, apat na clicks. Yan, so confirm, apat na click. So goods na yan mga boss. So that's it. Sana may nakuha kayo mga boss. Thanks for watching at God bless lahat. See you at the next video.